Hi, I'm Sir PJ. Welcome to my channel. Mga kaminuto at katuto, muli samahan niyo ako sa isa na namang makabuluhang pagtalakay. Ano ang sexual orientation at gender identity? Yan ang alamin natin. Pero bago yan, narito ang ating introduction. Ayon kay Galang Yogyakarta, ano nga ba ang ibig sabihin ng sexual orientation? Ayon sa kanya, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na attraction affectional, emotional, at sexual, at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa. Sa simpleng pakahulugan, ang salitang orientasyong sexual o sexual orientation ay tumutukoy sa iyong pagpili ng iyong makakatali kung siya ay lalaki o babae o pareho. Ngayon alam na natin ang kahulugan ng sexual orientation. Alamin naman natin ano ba ang ibig sabihin ng gender identity. Pagkakakilanlang pangkasarian o gender identity sa wikang Ingles. Ito ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya na siya ipinanganak, kabilang ang personal na pagtuturing niya sa kanyang sarili, katawan, na maaaring mauwi kung malayang pinipili sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapa-opera, gamot o iba pang paraan at iba pang expression ng kasarian kasama na ng pananamit, pagsasalita at pagkilos. Isa sa pinakamagandang halimbawa ng gender identity ay ang ating idol na si Rastong Padilla. Kung maalala nyo ang pelikulang Mista, okay, napaka-astig niya doon. Pero lumipas ng maraming taon, okay, ginulat niya ang mundo at siya ay tinatawag na ngayong bibigandang hari. Yan! At ating napag-alaman ang kahulugan ng sexual orientation at gender identity. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga uri ng orientasyong sexual at ating isa-isahin. Una, may tinatawag tayong heterosexual. Ito yung mga taong nagkakanasang sexual sa miyembro ng kabilang kasarian. Halimbawa, mga lalaki na gustong makatalik ay babae at mga babae naman na gustong makatalik ay lalaki. Pangalawa, ang homosexual. Mga nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian. Halimbawa, mga lalaking mas gustong lalaki ang makatalik at mga babae naman na mas gusto ang babae bilang sexual na kapareha. Sa madaling salita, pag sinabing heterosexual ay opposite sex. Ang homosexual naman ay same sex. Bukod sa mga lalaki at babae, may tinatawag tayo sa kasalukuyan na lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT. Lesbian, okay, kilala sila sa tawag na tomboy o tibo, okay, sa Pilipinas. Sila mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. Mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapababae. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas, tulad ng sabi ko, na tibo o tomboy. G stands for gay. Oo, sa Tagalog ay bakla. Mga lalaki nakakaramdam ng attraction sa kanilang kapwa lalaki. May ilang baklang nagdadamit at kumikilos na parang babae. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na bakla, beki, at bayot. B stands for bisexual. Bi means two. Mga taong nakakaramdam sa attraction sa dalawang kasarian. Maaaring magkagusto sa babae o sa lalaki.
Kung ikaw ay isang lalaki, maaaring magkagusto ka sa parehong kasarian. T stands for transgender. Kung ang isang tao ay nakakaramdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang kanyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma. Siya ay maaaring may transgender na kasarian. Bukod sa LGBT, dagdag pa dito ang asexual o LGBTQ o queer o asexual. Mga taong walang nararamdamang atraksyon sa parehong kasarian o anumang kasarian. Itong kalagayan, ang isang tao ay nalilito sa kanyang sexual orientation kung siya ba ay lalaki o babae. At ating natapos ang ating pagtalakay tungkol sa sexual orientation at gender identity. Nawa anuman ang ating katayuan o kasarian, nawa hindi maging hadlang yon upang magbigay respeto at pagpapalaga sa ating kapwa. Your Sir PJ, at your service.